Hi, my name is JC Santos, a kumpahan TV, film, and theater actor, and welcome to my kitchen. Ang una ko talaga napansin ay yung background. Noong time na yun, sobrang haba ng damo, sobrang tataas na ng mga halaman, namamatay na yung iba, yung itsura. Tapos, kita ko, mayroon namang bintana na nakikita yung backyard. Pero pag nakita ko yung backyard, diba, parang gusto ko siya na mas simple lang. Mas gusto ko na parang tama lang yung timpla. So, the first renovation, this house was the backyard, and we're planning to have more renovations. Kasi nga, 15-year-old house na siya at marami na siyang, marami nang nasisirang mga kisame, marami na mga electric sockets na hindi gumagana. So we started the backyard. And then we both decided on the design, which was minimalist. So there are 8 things na gusto kong mangyari nung sinabi ko sa sister ko yung kitchen na to. So, kasi gusto ko, first, this is gonna be a gift for my wife. Gusto ko sana before Christmas and before River's birthday, bago mag-uwan yung baby ko, meron siyang magandang lutuan place. A place to learn my script. Parang gusto ko, pag nandito ako sa kitchen ako, ang dami kong ideas na nakukuha. At gusto ko parang, at the same time, the mood. Gusto ko, nakaka-vulnerable. Ang arte. gusto ko yung, yeah, kapag nandito ako, ang dami kong ideas na naiisip. Kasi nakikita ko kaagad yung nature, nakikita ko yung talabas, nakikita ko yung sky, mayroon akong organic pieces inside this place na, yeah, na pwedeng maging, pwedeng mag-come up, pwedeng mag-spark ng inspiration. Yeah. And the next thing is, I wanted the place na pwede ko maka-hangout yung daughter ko at yung wife ko kahit nagluto siya. So, pwede kami tumambay sa kitchen. I wanna talk about this artwork. Since this is a collaboration of all the woods here in the Philippines, sabi ko, pwedeng parang kahoy natin sa Kapampangan, sa Lutong Tamo. Sabi ni Shai, sabi niya, alam mo, there's a Kapampangan term for solid here, sabi niya, and it's called kalit. So, ayun yung binigay namin tayo. It's a solid wood. It's kalit duto. Kung makikita niyo yan, mayroong maliit na side dyan na tinatanggal ng lime bark. Hindi nila tinanggal. Ang ginawa nila, dinikit pa nila lalo at pinigyan nila ng texture, design, para siyang natural na puno na nilagay sa aking kitchen. The architect, the makers of these plant boxes, and the wood makers from Betis, and the lighting designers here in San Fernando. So it's a collaboration para gumawa ng kitchen ko. It's all Kapampangan. Hi, my name is Justin Amor Garcia. I'm a proud Filipino architect, master plumber, accredited design professional, plus accredited assessor of Philippine Green Building Initiative. I'm the principal architect and owner of Innovark Design and Construction. Pag architect ka, dalawang term na naka-coin sa'yo plan and design. Hmm. So if you're an architect, dapat isa kang magaling na planner at the same time, after nun, magaling ka rin na dapat na designer. Hmm. So pag yung dalawa, na-meet mo, mabubuo mo yung aling need ng client, pero hindi masasacrifice or makakompromise. So like, aling kalalabasan niya na hindi lang para sa'yo. Hmm. Kasi pag architect ka, meron kang vision doon na mabubuo. Yeah. What stands out about you among the rest? Ang hirap nito. Ang hirap nito question at ba? Parang kailangan mo magyabang every time na tinatanong mo ito. Okay, sabi ko nga sa inyo, ang company, we do it in a way. Yeah. We tend to break, we tend to create and innovate. Mm. So, dun sa tatlo na yon, we make sure na every project namin, it is a masterpiece. Hmm.
meron ka bang parang gusto mong dinidesign sa isang house? Meron bang specific spot kung saan mong gusto? Isa talaga sa magandang dinidesign is yung kitchen. Oh? Bakit? Kasi dyan pumapasok yung anthropometrics, proximics, ergonomics, parang gumalaw yung isang tao, lahat ng clearances, especially dun sa countertop, overhanging cabinet, or even ito, pag-upo natin, ganito. So, dapat meron talaga ng certain level of clearances. Itong kitchen na to, hindi siya ganun kadaling i-design. And to tell you... Totoo! Medyo mahirap talaga yung... Mahirap tong kitchen na. And to tell you kasi pag... Designing kasi, hindi siya ganun kadali. So, educating our audience, our clients na pag nag-design, huwag niyo pong pagmadalian. Kasi matagal niyo itong gagamitin. I mean, for certain 20 years or even 50 years, dyan na pumapasok yung mga heritage sites or mga structures. So, for this kitchen, marami kaming mga concepts na ginawa. I mean, pinag-aralan namin talaga yung sino ba yung client namin. Another is, ano ba yung gusto ni client? Sino ba yung family ng client? So, na-produce yung design na to na hindi lang kung ano yung gusto ni client. Rather, dinala na rin namin kung ano yung pwede for so, showcase yung sa'yo sa Pampanga. Yung minimalism. Okay, pag sinabi kasing minimalist design. Tulad nga ng word niya is minimalist. Parang kakaunti lang or malinis lang. Pag nag-design ka ng isang minimalist na like a project, pipiliin mo lang yung necessary. Pipiliin mo lang yung ano yung dapat. Pero merong twist dito. Hindi lang kung ano yung gusto mong material, yun yung gagamitin mo to make it a minimalist design. Meron din pinapartner yan. Like the color itself, yung tinatawag natin hue, pati yung mga paggamit na material, like kung wood ba yan, and ano yung pa-partner mo sa wood. Nothing is cluttered, kumbaga. Parang simple lang lahat, hindi magulo sa mata, tsaka maaliwalas. Masok ba tayo sa minimalist design right now? Yes, pero pinartner natin ng Balinese design. Pero may konting industrial. Yes, and may twist ng Pampangan na designs. So, yeah, yun the best dun eh. Kasi nga, parang pati yung gumawa ng modulars namin even for this, galing siya ng Betis. Bilale Wood Concepts. Sir Richard. Sir Richard Bilale, nag-design.